Hi guys! Welcome ulit sa aking channel. Sa video ito, ipapakita ko ulit sa inyo kung paano gamitin yung AAP na naka-backline yung plant. So guys, pakita ko muna sa inyo yung mga aksing gagamitin natin. So guys, ito yung ating isang aqua. Bali yung dalawang aqua natin, hindi siya pure. Parehas 55 speed lang. Tapos ito yung isang aqua natin, si puti. 55 speed din. Tapos ito yung gagamitin natin pang backline, yung plant. So yun guys. Ito yung history natin. Panalo, medyo Venus tayo. Panalo, defeat. So, game na guys. Sana may matutunan kayo sa video na to kung paano gamitin yung backline plant. So, tara, game na. Sir Ayi, so cool. So, kalaban natin guys sa Aqua Beast Plant, ABP. Bali sa gantong strategy guys. Pilitin nyo lang i-burst yung plant ng kalaban. So, gamitin na natin itong mga cards natin sa Aqua natin sa unahan. Para mabawasan natin yung life ng plant niya. Ganyan lang guys. Basta i-burst nyo lang na i-burst yung plant ng kalaban. So end turn na tayo. Ayun guys, di siya tumira. Meron siyang 5 energy next round. So ganun ulit guys, tira lang ulit. Hanggang sa mamatay yung plant niya. Ayun guys, nag-isip yung kalaban natin. So ayun guys, pinatay na yung ating aqua. Pero wala siyang energy next round. Ay, meron pala guys. Gumamit siya ng carrot. So, meron siyang apat ulit na energy kasi nag-gain siya ng dalawang energy sa carrot. So sa apat na energy, pwede nga titira dyan itong beast. Kasi tumira na itong ako ah. So baka wala na siyang card. So kahit lagyan pa rin natin ito ng cards, okay lang. Or siguro baka mag-pass siya. Okay, enter na tayo. Isang cards lang, guys. Ayun, guys. Hindi tumira yung aqua niya. Yung vision tumira. Kung hindi tayo mamatay dyan, una tayong titira next round. Kaso wala na. Patay na. So, ano ba yung tinira niya? 2 energy siya ngayong round. Makakapagbigay pa tayo ng damage. Try natin mag-knockout guys. Ayun. Naka-damage tayo. Naka-knockout pa tayo ng isa. So, meron siyang 3 energy, guys. Tapos tayo may 4. So, ito yung advantage natin ng backline plant. May pang-knockout tayo ng energy. May shield tayo na pwedeng mag-gain pag na-break. Tapos, may pang-heal pa tayo dito. Healing plant.
Ang tawag nga ng iba, healing body. So kung titira yung beast niya ngayon, hindi pa naman tayo mapapatay niyan. So hayaan na lang natin siyang tumira ng 3 cards. So ayan guys, hindi tumira. Patay na yan. Na-steal pa natin yung dalawa niyang energy. So meron pa rin siyang tatlong energy. Sa ganitong sitwasyon guys, yung 1v1 na ang kalaban mo ay Aqua, medyo lamang ka na dito. Kasi hindi naman tayo kayang i-burst ng Aqua ng 4 cards. May heal pa tayo guys. Try natin mag-boostin na natin yung energy natin dito. Or okay na muna yan. Kasi 3 cards lang naman siya. Or 4 cards pala guys. Pero hindi pa rin tayo mapapatay niyan. So yun guys, wala na siyang energy next. Dalawa na lang energy niya next round. Sa dalawang energy niya, hindi na niya ako kayang i-burst niyan guys. Kasi mag-heal na tayo. Nakaw, tapos dalawang heal. Pwede na. And 2 energy. Wala tayo na nakaw guys. Dalawang heal. So ayan na guys. Yung surrender na guys. Ganun lang guys yung discarte pag backline yung plant. So 1-0. So ayan guys, panalo tayo sa unang laro. So wag na natin patagalin. Sana may natutunan kayo guys. Okay, next game na tayo. Kalaban natin guys sa ABP ulit. So ganun lang ulit guys yung diskarte. Tira lang ng tira guys hanggang sa ma-burst mo yung plant ng kalaban. Ubusin yung energy. Tapos pag namatay na yung aqua natin sa unahan, try naman nating mag-ipon ng energy para sa plant natin sa likod. Para sa 1v1 or 1v2. So yun guys, tumira siya ng isa. May natira siyang dalawa, tapos nag-gain siya ng isa. Meron siyang tatlo. Plus dalawa ngayong round. May 5 energy siya. Ganun lang ulit guys, tira ulit burst, para ma-burst yung plant niya. Ay, nag-shield. Mukhang patay na yung, buhay pa guys. Patay na pala. Inubos niya yung energy niya guys. Pero nag-gain siya ng isa. Meron siyang tatlo ngayon guys. So sana ma-burst na natin to guys. Kasi hindi naman tayo mapapatay niya ng 3 energy. Ay, nagkarot. Patay na guys. Meron siyang 5 energy guys. So sa 5 energy niya, malamang patay na yung ating aqua. Pero try rin natin makapag-knockout or wag na lang. Nagpas na lang tayo.
Kaso pag tumira itong beast niya, magigain siya ng energy. So marami pa rin siyang energy sa kasunod na round. So try natin mag-knockout, guys. Ayan guys, tumira na nga yung beast. Yun. Nag-gain pa siya ng dalawa din, guys. Pero nanakaw natin. Goods na goods yung ginawa natin, guys. Meron pa rin siya natirang isa plus dalawa, tatlo pa rin. Eh, mahirap sa beast, guys. Kaya-kaya niya tayo patayin. Pero, ang first combo, syempre ito. Dalawang nakaw. Dalawang karot. Para kung mag-pass man siya, may steal natin yung dalawang energy. Kung tumira siya, magigain tayo ng dalawang energy kasi mababasag yung shield natin. Yun, maganda yun guys yung ginawa niya. Hindi niya pinatira yung beast. So meron siyang dalawang energy dyan. Yun, nanakaw natin yung dalawa, guys. So 2 energy na lang siya ulit ngayon. Sa ganitong sitwasyon, nakaw ulit tayo, guys. Kung magpas siya or kung tumira yung beast niya, magigain niya ng energy kasi magi-critical yan. Pero mananakaw pa rin natin. Nasa isang karot, tapos try natin mag-heal. Yun. Wala na siyang energy. Ito lang yung kailangan natin patayin dito, guys. Yung beast. Kasi masyadong malakas yung damage. Mag-heal tayo ng 2 beses. Buti guys, naubusan ng cards yung beast niya kasi 2 pa sila. Sayang. Ayan guys, 2 energy ulit siya. So sa ganito situation, baka magpass na lang to. Pero kailangan playing safe pa rin tayo. Try pa rin natin ganyan, nakaw, carrot. Sige, okay na yung ganyan. Yun na, nagpass na nga guys. Pero nanakaw pa rin natin yung isa. So, 3 energy. Si Idol. Na may tail slap. Guys, ito malakas yung damage, yung dual grip. So, try natin ganito lang. Magta-tailslap yan, tapos 3 cards na may damage. Ayun. Nabi ko na. Oh, 171 yun, guys. Mananakaw natin, guys, yan. Yung isa niyang ginain. Mag-heal tayo. Yun lang, wala tayong panakaw ngayon, guys. So, carrot lang, guys. Tapos heal. Yun, sayang, guys, kung may vegetal bite tayo. Ayun, guys, apat yung energy niya. Pwersa na yan, guys. Aanin. 6 na energy. Grabe. Try natin ganito lang, guys. Kasi magpo 4 cards yan. Makakasurvive tayo dun. Kahit ganito lang ilagay natin. Kung
117 dual grip, dalawa. Okay na yun, guys. 171. Ayun guys, nakasurvive tayo. Tapos makakanakaw tayo ng isa. So ayun, meron pa siyang tatlo ulit, guys. Dito sa ganito, guys, sa ganito sitwasyon, kahit wag na tayo mag-knockout kasi mapapatay na ng Blood Moon yan, guys. Kailangan na lang ating mag-death. Na sana wag tayo mapatay. Pag nagdalawang dual grip siya, baka ma-GG tayo. Yung isa. 170. Alright, muntik na tayo dun, guys. Malakas yung panalangin natin. Alright, panalo ulit tayo, guys. So ayun, guys, thank you sa panonood. So okay na muna yun sa ngayon, guys. Sana may natutunan kayo doon sa laro natin. Sana may apply nyo yun sa arena. So guys, thank you and hanggang sa muli na video. Sana manood ulit kayo. Sana tuloy-tuloy na to na makangat tayo sa arena gamit yung backline plant strategy. So guys, thank you and God bless. Bye-bye.